Ang mabuting balita ayon kay Juan. Panimula. Ang mabuting balita ayon kay Juan ay nagpapakilala kay Jesus bilang walang hanggang salita ng Diyos na naging tao at nanirahan sa piling natin. Sinulat ang ebanghelyong ito upang ang mga mambabasa ay sumampalatayang sa Jesus ang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Sa gayon, magkakaroon sila ng buhay. Kapitulo 20, talatang 21. Pagkatapos ng paunang salita na nag-uugnay sa salita ng Diyos at kay Jesus, ang unang bahagi nito ay naglalahad ng iba't ibang himalang nagpapatunay na si Jesus nga ang ipinangakong Mesyas o tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Sumusunod dito ang mga paliwanag sa mga himala. Sa bahaging ito, inilalahad kung paano ang ilan ay naniwala kay Jesus at naging mga tagasunod niya. Ang iba naman ay ayaw maniwala, bagkos sinalungat pa siya. Nakatala sa kabanatang 13-17 ang malapit na pakikisama ni Jesus sa kanyang mga alagad, lalo na noong gabi bago siya dakpin. Sa gabing ito na bisperas ng pagpapako sa kanya sa krus, pinalakas niya ang kanilang loob para maging handa sila sa mga mangyayari. Sa mga huling kabanata naman ay iniuulat kung paano siya dinakip at nilitis. Isinalaysay rin ang pagpapako sa kanya sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang maraming pagpapakita sa mga alagad matapos siyang mabuhay na muli. Ang kasaysayan ng babaeng nahuli sa pangangalo niya, Kapitulo 8, mga talatang 1-11, ay nakapaloob sa mga saklong sapagkat wala ito sa maraming manuskrito at mga unang salin bagamat kasama sa ibang kasulatan. Dito ay binibigyan diin ang kaloob na buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Isang kaloob na nagpapasimula ngayon at natatanggap ng mga tumutugon sa panawagan na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang isang katangi-tanging tampok dito ay ang paggamit ng karaniwang bagay sa pang-araw-araw na buhay para sumagisag at magturo ng mga katotohanang espiritual tulad ng tubig, tinapay, ilaw, ang pastol at kanyang mga tupa, at ang puno ng upas at ang bunga nito. Kapitulo 1. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak.
Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakikilala siya ng bugtong na anak, siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Nang suguin ang mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan, sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayo'y sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga pareseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako ay nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi nyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbabautismohan ni Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya'y siya na bago ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan, nakita ko ang Espiritong bumaba buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko to, at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang itinanong, ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabbi? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Halik kayo at tingnan ninyo, ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon, nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito, at kanyang sinabi sa kanya, natagpuan namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya ay isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo'y Cephas. Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, sumunod ka sa akin.
si Felipe taga Bethsaida tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayundin ng mga propeta." "May magmumula bang mabuti sa Nazareth?" tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, "Halika, tingnan mo." Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya ay hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Kapitulo 2. Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Naubusan sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pangunahan, ginang, hindi pa panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Dooy may anim na tapayan, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punoy ninyo ng tubig ang mga tapayan." At pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, "Sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, "Ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang inainom ang mga tao, saka inihahain ng mababang uri. Ngunit, ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. At sila'y nanatili roong ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit ng lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw."
Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumasampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat kilala niyang silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Kapitulo 3. May isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nangangalang Nicodemo. Isang gabi, siya ay nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa kanyang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may panganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan ang gagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guru pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko ay tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ng nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ng hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanglibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Hudeya. Nanatili siya roon ng kaunting panahon, kasama nila at nagbautismo.
Si Juan ay nagbabautismo rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabbi, yaong pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan, ay nagbabautismo rin at nagpupunta sa kanyang lahat. Sumagot si Juan, Walang tatanggapin ng tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinasabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ay maging dakila at ako namay mababa. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Kapitulo 4. Nabalitaan ng mga Pariseo na lalong marami ang nahihikayat at nababautismuhan si Jesus kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang malaman nito ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangang sa Samaria siya'y magdaan. Dumating siya sa isang bayan doon na tinatawag na Sikar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, Maari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa kanya, at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng babae. Malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, Ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po ibigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauuhaw na pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala po akong asawa, anang babae.
Tama ang sinabi mong wala kang asawa, tugon ni Jesus, sapagkat lima na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, Ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang inahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Dumating ng sandaling iyon ang kanyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, Hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinasabi sa kanya ng mga alagad, Rabbi, kumain na po kayo. Ngunit sumagot siya, Ako ay may pagkain hindi ninyo alam. Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad. May nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban na nagsugo sa akin, at ganapin ang ipinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo, apat na buwan pa't anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinugna at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang nagahasik at ang nagaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagalang iba, at kayo ang nagaani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patotong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng dalawang araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanglibutan. Pagkaraan ng dalawang araw, umalis si Jesus at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus,
hanggat hindi kayo nakahakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa dampay, sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsa ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Kapitulo 5. Pagkaraan ito ay dumating ang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreyo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon na ang may sakit. At siya ay nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilalang ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo, sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking ama ay patuloy sa paggawa, at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng ama ang anak, at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman, bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama.
ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila ay muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ay inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo ay ang parangal ng isa't isa, at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isipin ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Kapitulo 6. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasamang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe,
Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Meron po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. "Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki." Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang mga lumabis para hindi masayang." Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis ng mag-isa patungo sa kaburulan. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sa bangka, patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng may mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. "Ano pong kababalaghan ang may pakikita ninyo upang manalig kami sa inyo?" "Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila ay binigyan niya ng pagkaing mula sa langit," dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom,
at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit, sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niyang ngayong masasabing, bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong may bibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako ay sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon." Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakit ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi nananalig sa kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya." Idinugtong pa niya, "Yan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon,
Kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Sumagot si Jesus, hindi ba hinirang ko kayong 12? Sa kabila nooy, Diablo ang isa sa inyo. Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat si Judas, isa sa 12, ang siyang magkakanulo sa kanya. Kapitulo 7. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ang mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga alagad ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi sumasampalataya sa kanya. Sumagot siya, hindi pa ito ang panahon ko. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kapopuotan ng sanlibutan, ngunit ako ay kinapopuotan ito, sapagkat pinatotohanan kong masama ang kanyang mga gawa. Kayo ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta, sapagkat hindi pa ito ang panahon ko. Pagkasabi nito ay, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Hinahanap siya roon ng mga Hudyo. Nasaan siya? Tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. Siya ay mabuting tao, sabi ng ilan. Hindi, anang iba. Inililigaw niya ang mga tao. Ngunit walang nangahas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya sa takot sa mga Hudyo. Nang kalahatian na ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga Hudyo at ang sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito gayong di naman nag-aral? Sumagot si Jesus, hindi akin ang iniaaral ko, kundi sa nagsugo sa akin. Matatalos ng sinumang ibig tumupad ng kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y mula sa Diyos o nagsasalita lamang ako ng saga ng aking sarili. Ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili ay naghahangad na parangalan siya. Ngunit tapat at matuwid ang sinumang naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya. Ibinigay na sa inyo ni Moises ang kautusan, hindi ba? Gayunmay, wala ni isa sa inyong tumutupad nito. Bakit ba gusto ninyo akong patayin? Sumagot ang mga tao, inaalihan ka ng demonyo. Sino ba ang gustong pumatay sa iyo? Isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nang gilalas na kayong lahat, sabi ni Jesus. Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli. Hindi ito nagsimula kay Moises kundi sa mga ninuno ninyo, at ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, ano't nagagalit kayo sa akin dahil sa pagpapagaling ko sa araw ng pamamahinga? Humatol kayo ng matuwid, huwag ayon sa anyo. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba ay nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya,
at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Marami sa mga tao ang nanalig sa kanya. Ang sabi nila, pagparito ng Mesiyas, makagagawa kaya siya ng mga kababalaghang higit pa sa mga ginawa ng taong ito? Narinig ng mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Sila at ang mga punong saserdote ay nagpadala ng mga kawal na bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Kaya't sinabi niya, makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Nag-usap-usap ang mga Hudyo, saan kaya pupunta ang taong ito at hindi natin makikita? Paroroon kaya siya sa mga Hudyong nangalat sa lupain ng mga Griyego upang magturo sa mga Griyego? Ano kaya ang ibig sabihin ng kanyang pangungusap na hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita at hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko? Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa kanya. Nang panahong iyon ay hindi pa na ipagkakaloob ang Espiritu Santo, sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Marami sa mga nakarinig sa kanya ang nagsabi, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem sa bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong sasadote at mga Pariseo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din? Tanong ng mga Pariseo. Meron bang pinuno o Pariseong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di mo na nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik ka at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea. Kapitulo 8. At umuwi na ang bawat isa, ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pagkikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pagkikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya.
at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo." Sumagot si Jesus, "Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paruroon. Ngunit hindi niyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao. Ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang Amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Amang nagsugo sa akin." Kaya't siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala rin ninyo." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo, sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas humuli sa kanya, sapagkat hindi pa niya oras. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya't sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at may hahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi na nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinahayag ko sa sanglibutan." Hindi nila naunawaan na siya ay nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin, hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya." Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." "Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanmay di kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sangbahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham,
Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama." "Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaaral ko. Ang Diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya ay mamamatay tao na sa simula pa, at kalaban ng katotohanan, at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya ay nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngunit ang sinasabi ko ay ang katotohanan, kaya't hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Sino sa inyo ang makapagsasabing nagkasala ako? Kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, "Hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at inaalihan ng demonyo?" "Hindi ako inaalihan ng demonyo," sagot ni Jesus. "Pinararangalan ko ang aking ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahanap ng aking kapurihan. May naghahanap nito para sa akin, at siya ang hahatol. Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral? Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya ay namatay, gayon din ang mga propeta. Ano bang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya ay walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya ay nakikilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na.' Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo." Kapitulo 9. Sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak na bulag ang lalaking ito.
hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito ay sinugo. Maghilamos ka roon." Gayun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya ay namamalimos pa, "Hindi ba yan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Yan nga." "Hindi kamukha lamang, wika naman ng iba." At sumagot ang lalaki, "Ako nga po yon." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Kaya't pumaroon ako at nanghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Ewan ko po," ang sagot niya. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilati ng bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos, at ngayon, nakakakita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong yan, sapagkat hindi niya ipinangingili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ng isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong uli nila ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya ay isang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ang mga Hudyo na siya ay dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon. At tinanong sila, "Anak ba ninyo ito? Talaga bang siya ay ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" Sumagot ang kanyang mga magulang, "Alam po naming siya ang aming anak, at siya ay ipinanganak na bulag. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon, o kung sino ang nagpadilat sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Siya ay may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili." Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya ay may sapat na gulang na, siya po ang tanungin ninyo." Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sabihin mo ang totoo. Alam namin makasalanan ang taong iyon." "Hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi," tugon niya. "Isang bagay ang alam ko, dati akong bulag, ngunit ngayon nakakakita na." "Anong ginawa niya sa iyo?" tanong nila. "Paano niya pinadilat ang iyong mga mata?" Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Ano't ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya?" At siya'y inalipusta nila. "Ikaw ang alagad niya," sabi nila. "Ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong iyon, ni hindi namin alam kung saan ang galing." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang katakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban." Buhat sa pasimula ng sanglibutan
ay wala pang nakapagpapadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pang magtuturo sa amin?" At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga pariseyo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya ay nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Isang kahatulan sa sanlibutan ng pagparito ko, upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang parasayang malapit sa kanya at siya'y tinanong, "Ibig mo bang sabihin, bulag din kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakakita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan." Kapitulo 10. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga ay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinadaanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ko ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayun din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman'y nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito, minamahal ako ng Ama, sapagat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama.
Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagayang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, inaalihan siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo makikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi makapagsasalita ng gayon ang isang inaalihan ng demonyo. Makapagpapadilat ba ng mga bulag ang demonyo? Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga Hudyo muling kumuha ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama, at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya ay nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na noong una'y pinagbabautismuhan ni Juan, na natili siya roon, at maraming lumapit sa Kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Kapitulo 11. May isang tao na ang ngalay Lazaro, nakatira ito sa Betania kasama ang kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos, at sa pamamagitan nito ay maparangalan ng anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid ng Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay,
Pinaraan pa niya ang dalawang araw matapos mabalitang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." "Rabbi," sagot ng mga alagad, "hindi po ba't kamakailan lamang itinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon?" Sinabi ni Jesus, "Hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kong araw, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutan ito. Natitisod ang lumalakad kong gabi, sapagkat wala sa kanyang ilaw." Idinugtong pa ni Jesus, "Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya." "Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya," tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus, ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito ay maliwanag na sinabi ni Jesus, "Patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo manalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya." Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagyaya sa kanyang mga kasama, "Sumama tayo sa kanya kahit sa kamatayan." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania, at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya ay mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahang paparito sa sanlibutan." Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag si Maria at pabulong na sinabi, "Naririto na ang guro. Ipinatatawag ka." Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa nakararating si Jesus sa nayon, naroon pa siya sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta. Sinundan si Maria ng mga Hudyong umaaliw sa kanya nang siya ay nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. "Panginoon," wika niya, "kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid." Nahambal si Jesus nang makitang tumatangi si Maria, pati na ang mga Hudyong kasama niya, at siya ay napahimutok. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, halik kayo at tingnan ninyo." Tumangi si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, "Nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?" Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. "Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinasabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo
sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro. Napupulupitan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalaganin niyo siya at nang makalaya." Ang balak laban kay Jesus. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. "Anong gagawin natin?" wika nila. "Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ng ating bansa." Ngunit isa sa kanila, si Caiphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkakawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming mga tagalalawig ang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya siya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sinumang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y may padakip nila. Kapitulo 12. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta, at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya ay ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Kinabukasan,
nabalitaan ng makapal na taong dumalo sa pista na patungo sa Jerusalem si Jesus. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at lumabas ng lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang sigaw, Hosana! Purihin ang dumarating sa ngala ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan ito, gaya ng nasusulad. Huwag kang matakot, lungsod ng Siyon. Masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa bisirong asno. Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad, ngunit matapos mabuhay na muli si Jesus, sa kanila naalaalang ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya at ganito nga ang nangyari. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ay ipinamalita ng mga nakasaksi niyon. At ito ang dahilan kaya siya sinalubong ng gayong karaming tao. Nabalitaan nila ang ginawa niyang kababalaghan. Nag-usap-usap ang mga pariseyo. Wala na tayong magagawa. Tingnan ninyo, sumusunod sa kanya ang lahat. Kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, Kumulog. Sabi naman ng iba, Nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Sumagot ang mga tao. Sinasabi sa kautusan na ang Mesyas ay mananatili magpakailanman. Ano't sinasabi mong dapat itaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? Sinabi ni Jesus sa kanila, Kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ang ilaw. Lumakad kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo dilimin. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya mapupunta. Samantalang kasama pa ninyo ang ilaw, manalig kayo sa ilaw upang kayo maging mga tagasunod ng ilaw. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis at nagtago. Bagamat nakita nilang gumawa siya ng maraming kababalaghan, hindi rin sila sumampalataya sa kanya. Sa gayoy, natupad ang sinabi ng propeta Isayas, Panginoon, sino ang naniniwala sa mga salitang narinig nila sa amin? Kanino ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Tulad na sinabi pa ni Isayas, hindi sila makapaniwala sapagkat binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang ulo, upang hindi sila makakita, ni makaunawa ang kanilang mga isip, o manumbalik sa akin upang sila ay pagalingin ko.
Sinabi ito ni Isaiah sapagkat nakita niya kung gaano kadakila si Jesus at nagsalita siya tungkol sa kanya. Gayunman, maging sa mga pinuno ng mga Hudyo ay marami ang sumampalataya sa kanya. Ngunit hindi nila ipinahalag ito dahil sa takot sa mga Pariseo, baka sila itiwalag sa sinagoga, sapagkat inibig ba nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan ng Diyos. At malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanglibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin ang siyang naguutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na wala hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi." Kapitulo 13. Bisperas ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanglibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanglibutan, at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila ay naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan, at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit kay Simon Pedro, tumutol ito. "Panginoon," sabi niya, "di yata't kayo pang maghuhugas ng aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Hinding-hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin," tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, "Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati aking kamay at ulo." Ani Jesus, "Maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya't sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat." Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. "Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo?" tanong niya sa kanila. "Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang nagsugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko,
nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksila ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, ang ipagsawsaw ko ng tinapay. Siya na nga. At nang may sawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibilis siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon maahayag na ang karangalan ng anak ng tao. At maahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaog ang manok, makaitlo mo akong itatatwa. Kapitulo 14. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon,
Ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiha na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama ang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y suma sa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanglibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y suma sa Ama. Kayo'y suma sa akin at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ko. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ang Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanglibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakilang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanglibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama, at ang ginagawa ko ay ang iniuutos niya sa akin. Tumindig kayo. Tayo na. Kapitulo 15. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapaglaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga,
at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig na isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung napopood sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napoot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga ay sa sanglibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanglibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito ay napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, di sinsanay wala silang kasalanan. Ngunit ngayon wala na silang may dadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Kung hindi ako gumawa sa gitna nila ng mga gawang kailan may hindi nagawa ninuman, di sinsanay wala silang kasalanan. Ngunit nakita nila ang aking mga gawa. Sa kabila nito, ikinapopuotan nila ako at ang aking Ama. Datapwat nangyari ito upang matupad ang nasasaad sa kanilang kasulatan. Napuot sila sa akin nang walang kadahilanan. Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama. At siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo.
Kapitulo 16. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Hindi ko muna sinabi sa inyo ang mga bagay na ito sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon, paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanglibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan, at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanglibutang ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay akin. Kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita, at pagkaraan ng kaunting pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya'y, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita? At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli? Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya ay nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalaala ang hirap. Siya ay nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ng isang sanggol. Gayun din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon, tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo.
sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ni naman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kabighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Kapitulo 17. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya ay tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanglibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon'y alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanglibutan upang mapuspo sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko itinadalanging alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman,
sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanglibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ng mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang ibigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako naman ay sumaka nila. Kapitulo 18. Nang masabi ni Jesus ang mga bagay na ito, umalis siyang kasama ang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito ay alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo, at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pareseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret," tugon nila. Sinabi niya, "Ako si Jesus." Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siya nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret," sagot nila. "Sinabi ko sa inyo ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito," wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita, "Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama." Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tenga ng aliping iyon na ang pangalay Malko. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang saro ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama." Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya ay dinala muna kay Anas na biyana ni Caiphas na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, "Hindi ba't
isa ka sa mga alagad ng taong yan? Hindi, sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong sasadote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga at sa mga templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito ay, siya ay sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. "Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote?" tanong niya. Sinagot siya ni Jesus, "Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Si Jesus na nagagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya ay tinanong nila, "Hindi ba't alagad ka rin ang taong yan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng tenga. "Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon. Hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, "Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito?" Sumagot sila, "Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan." Sumagot ang mga Hudyo, "Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian." "Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." "Ano ba ang katotohanan?" tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat ako magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" "Hindi," sigaw nila. "Huwag siya, kundi si Barabas." Si Barabas ay isang tulisan. Kapitulo 19. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinig, kinawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa ay lumapit sa kanya at ang wika,
Mabuhay ang hari ng mga Hudyo, at siya ay pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala kong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw, ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato. Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus, kaya mo lamang magagawa yan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang yan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ng mga tao, kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus. At siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, gabata sa wikang Hebreyo. Araw noon ang paghahanda sa Paskwa at mag-12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sumigaw sila, patayin siya, patayin, ipako sa krus. Ipapapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote, wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasa ng kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreyo. Pagdating doon, siya ay ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus, si Jesus na taga Nazareth, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreyo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang may pako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal, huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauwi. Nangyari ito upang matupad ang isinaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaranan. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, ginang,
narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo. At alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ang ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Kapitulo 20. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo. Naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naradnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niya nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. At umuwi ang mga alagad. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob.
May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay na Jesus, ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakit ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumain niyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, "Sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon ang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumain niyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Kapitulo 21. Pagkatapos,
Muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang Kambal, Nathanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yun." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 meters lamang. Pag-aho nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang na huli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay, at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." "Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihi sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihi sa iyo, at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro, at sa gayoy, mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus, yaong humilik sa dibdib ni Jesus nang siya naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?"
Ito nga ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito, at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat.